sa pagpapakalan ko din po sa ating lahat, sa lahat sa piliin, magsisimula na po ang ating banal na pagdiriwa. Babayo na po ang thank you.
hindi na katotohanan sa ikabagin ng dapat magiging kaanin niyang tanan. Sa iyong bayang pinupo na mga kamitigan sa muling pagsila sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jessie. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkakaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal, makikita ang laging susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panumpala. Pagkatapos ng pagbubusa, lalasak siya ng ligay. Malalaman niya hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa pangusan ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, Lord, my God, I'm sorry.
hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong magatuloy lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At do'y, katamdan natin ang haba at kalinga sa panahon ng kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa ibang ngayon natin, may dalawa na gusto makupo.
si Santiago at si Juan, ang magkapatid, ang mga anak ni Zebedeo, gusto rin mauko na maging right man and left man ni Jesus sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Gusto rin lang mauko. Pero niliwanag ni Jesus na ano ba kayong pagiging pinuro? Bahagi na tayo yung hinahangon ngayon sa kong pinupagano na yung pagbayan natin kung tutusin po is not more on being a leader but it's more on being servants. Kaya yung leadership niya ay servant leader sa ating kong unang pagbasa sa aklat ni Robert Isaias, hindi lang ba sa servant leader, ngunit the suffering servant. Ang pinuno sa ngayon mo sa Salmo 77, yung pinuno na kaya niyang buwagin ang pabigat ng kanyang bayan. The leader who could carry the burden of his people. Yun yung servant leader. Suffering servant leader. Kaya kung may pagsinasabi niya, may Jesus na, yung kasi yung pagiging leader, hindi para sa lahat yun. Hindi natin pwedeng maging leader. Well, siguro po sa mga maliit nating kakayahan, pwede tayong maging leader. Tulad ng mga magulang, leader yung kanilang pamilya. Pero bahagi ko na sa yung pagiging mapapantayan, hindi niyo kung makikita kayo ang pagiging tagapaglingkod. Service, servants. Ayan yung gabitin kong salitang servant. At ano yung sa akin ko lang kong minabaw? Sa banyay na yung pinama, the suffering servant. Kaya yung dapat na maging pinuno, ayan o, dapat na maging lingkod. At anong huli ng lingkod? The suffering servant. At sino yung pinakamodelo ng suffering servant? Si Jesus. Kaya ano po yung hapon na ibinibigay ko sa atin ngayon sa araw na ito? Tatlo lang po. Una, bahagi ng pagkilos natin. Lalo-lalo na ngayon, sabi na natin yung simula na rin ng kumpanya para po sa 2016 election ano. Tayo po ay tunay na mamili ng ating ipupulo. Mamili yung tayo ng ating ipupulo. Eh, pati hindi ako pupulo. Tumoto kayo. Eh bakit hindi naman mananalo ang aking buko? Eh talaga hindi mananalo, hindi ka buko. So, bahagi po kasi isa po sa sistema ng ating na yung tinatawag ng demokrasya. And most of the time, yung mga mananalo is not the, kung tawagin namin ay majority po, the great majority po. Kasi yung kung tawagin natin yung great majority, ay 50 plus 1. Kung tayo sa dapat 51. Eh kung tatlo po yung kandidato, kung isa nangyari, yung isa ay 30, yung isa ay 30, yung isa ay 40. Yung 40, siya yung nanalo, mag-iis na the great majority, it does not cover the great majority. At kung isa na po, hindi tayo nakakuha ng great majority. Kasi bakit? Maraming hindi bumoboto. Eh bakit pinakailangan bumoto? Aba, isa po sa elemento ng ating pagiging demokrasya ay tayo ang kukuha ng mamumuno sa atin. Yun po isang karapatan natin pinambahagi ng demokrasya. Gamitin natin yung karapatan na yan. Kasi
ginamit, ginamit yan, ay ibinigay nga sa atin, na yan ay maging bahagi ng ating pagkilos, yung sarili natin na may lang. Kaya kinakailangan pag-isipan natin, at mabuhok tayo ng mga ko, kayo'y nakarehistro. At ang kinakailangan ng rehistro, ay tinatawag natin, mayroong biometrics, hindi ko lang alam kung kailan yung kamunihan ng biometrics. No? Kasi baka kayo nakagising yung nakapatagal na kayo naka-register, pero baka kami wala ko kayong biometrics. Ano yung biometrics? Ipukulang kayo ng fingerprint sa digital. Kumunan kayo ng picture. So, paharapin ko lang kung sila ay maging bahagi ko. Pag-isipan natin, dinaguan tayo. October, November, December, January, February, March, April, May. We have more than 6 months. 7 months inclusive. Na pag-ibigay. So, pagkatapos na akong sarili ay pakita na. Kasi ito yung nais natin ng maging mga leader. Saan tayo? Saan ang ating position para kumuha? Makapagita ng pagboto. Pangalawa, bahagi ko yung pag-iwis na tayo pinagawagan ng pagkumuhin ka pa. Kung minsan yung makita ko natin na ay tayo ay nagigil sa politikos, hindi namin makita yung sinasabi ni Jesus na ito yung leader na kayang pumasa sa bigat na dinadala ng kanyang bayan. Eh, kasi nga baka mamaya, makita natin, baka mamaya, meron pa na tayong kakayanan na kumilos para makita natin yung makikita natin pababa. Ba't hindi tayo pumunta at bigyan natin ng pagkatapon? We have also to actively involve in community building. Father, madumi ang politika. Huwag mong dumihan, linisin mo. Kaya bahagi ko ang pag-iris na yun. Sa pinagin ba yung Father, bakit hindi mo pinaresign yung kumakandidato na? Kasi nung point ng simbahan na yun, lalo-lalo na po ng diocese ng isang mga kapatid. Eh, walang masama sa politika. Eh, ba't mo sila ipag-resign? Eh, hindi naman sila gumagawa ng masama. Kung hindi gumawa ng masama niya, mag-resign. Pero yung pinasabi natin, nung kinakailangan natin ng maging maayos na leader, isa sila kukuha, kukunin yung mga hindi nagsisimba. Eh, di na rin kung walang maintindihan sila tungkol sa turo ni Jesus, ni hindi sila nagsisimba. Saan sila kukuha? Kaya yung mensahe na natin ang kukunin. Kaya po bahagi ng isang pag-inus na maging pagkapatawin natin. We need good leaders. Kahit ako sa simbahan. Kasi parang kung isa lang kayo kayo kumuha ng leaders, anong kalimitan ang gusto sabihin ng tao? Kapag mag-appoint ka lang kayo. Kinakailangan kasi yung leader, ipakita na kasi yung leader. Hindi lang because of appointed. Kinakailangan na yung mga, kinakailangan yung ating kultura, yung aming kapaligiran, ay kung tawagin natin to bring new leaders, tulungan natin na nawa po ay magkaroon tayo ng mga leaders na may makita nila yung kanilang kakayanan. Kung isa naman ang mayroong kakayanan, wala lamang lakas na buo. Eh, baka mamaya sinasabi lang sa ito ng may kapal na kung isa na yun, sinasabi lang ng iba. Sinabi sa akin ng Panginoon na ako daw ay tamang ko. Eh, kung tayo lang may kakayanan, bakit hindi yung mga mamaya, yung sinasabihan din natin, hindi natin napapapusin. Kahit ako sa simbahan, yung ating mga simbahan, we need leaders. Hinakilala natin ng maraming good leaders. Kulang na kulang tayo.
simbahan o gawin ito man ay sa lingkulang ating inatanawan. Huwag ninyong pagkalitan na ang ako na makapaglingkod kayo alang-alang sa ating pananampalataya. Kasi hindi naman mo na ibigay ni Jesus. To be the suffering servant. Maghando ng sarili para sa pagpatawa, para sa naliligtas ng tao. Pangatlo, ngayon din po ay pandemic ang araw ng misyon. Kung yung maalala, yung ngayon na pagkikuro sa inyo yung ministry ng vocation. Nasana po mapanalas natin yung ministry ng vocation. Ano ba kayong trabaho ng ministry ng vocation? Magdasal para kumating ang mga magpapari. Magbigay ng moral support sa mga magpapari. At pangatlo, magbigay ng financial support sa mga magpapari. So, meron tayong ministry ng vocation, supportahan po natin yung ministry ng vocation natin. Bahagi yung nakusahan ay baka kayong nakuntan para tayo ay pakatulong at meron kahit pa parang yung masasandalan yung mga nananais na magpari, matulungan yung kanilang kalupayuan. Kasi yung isa sa mga buhay na imahin ng tinatapot po natin na sa sakripisyo ng kanyang paglilingkod ay ano? Ang mga pari nag-aalay ng kanilang sarili. Kaya po ito yung mga tao na baka po kayo nakita para po sa vocation ministry ay baka mayroon kayo may tutulog. Mabangitin ko po ang kanilang mga pangalan. Si Lele Ugawa, Lele Blanco, Delma Karima, Kariaga, Lisa Torres, Laila Unera, at Sun Pintara. Supportahan po natin ang talagang ay maging bahagi mo. Yung hapon na binibigyan natin dito ay to extend your financial support. Tumulong kayo financially sa larangan mo ng pamimera sa larangan ng panalangin at sa larangan ng moral na pagtulong nito. Kasi pagdasal, ipagdasal natin kung nga nagpapari. Mayroon kung tayo ngayon ng dalawa. Ay, gabayan nyo ang ating mga nagpapari. Baka sila naliligaw na ng las. At yung support na pwede ibigay, ibigay nyo sa grupo na ito. At paalam ko yung grupo na ito na siya ang balangkas ang programa para magulo sa mga nananais na magpare. At sabi ko kami sa grupo, magpadala ng financial support doon sa mga financial status report doon sa mga nananais na magulo. At yung hapon natin po sa mga ito, kahit ang magkano, pero every month. Every month. So ito po ang tatlo ito. Una, bumoto tayo. Pagdilayo natin ang ating ibubor. Pangalawa, baka kayo kinatawagan ng Diyos na maging aktibong mga leader, maglingkod sa lipunan at sa simbahan. Pangatlo, suportahan natin ang ating mga nagpapari. Sumasampalataya ako
pagbabalik ka sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na mananampalataya sa aming pagkipari sa buhay at misyon ng kanyang anak na si Jesus. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pare, upang araw-araw sila tumago sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, nang sa gayon maakay nila ang pawang pinagkatiwala sa kanilang Kristo, ang mabuting pastol, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang makita nila ang kanilang isisumpaang tungkulin na pasyon mula sa Diyos at isang misyon ng pagdudulot ng ginhawa at pag-asa sa taong bayan, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga kapatid natin na dudusa, dala ng kalungkutan, karamdaman, kawalan ng katarungan, at karalitaan, patatagin ang wasila ng Espiritu Santo sa pagtitiwala sa pag-ibig ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy na wang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa mga Panginoon, tinggin mo kami. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo niya at samahan nawa sila ng ating mga panalangin at suportang material. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Ama namin, mga kalangin, sa iyong magandang loob, magmumula ang lahat ng bagay. Sa iyong dakilang Ama, pagkalooban mo kami ng biyayang makatutulong sa aming upang matupad ang inyong pinagkatiwalaan, pagpinagkakatiwala mo sa amin. Para sa higit ng ikadadakita, hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid ng mga paghahain at inikarugan ng Diyos sa mga kapagyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa koryo niya at karangalan sa ating kapakanyapangan at sa buong sa bayanan niya ang panan. Sama namin sa panalangin. Ibayin ang isin, kahit isang layo, bukas pangin. Special intention na ni Captain Beltran, kaluluwa ni na Mariano Sr., Stephen, Charles, Rosemary, Linda, Josefina, Pepianis, Makabulos. Siya o nanan at ng lahat ng mga kaluluwa sa pagkakot. Ama namin yung ikaw, pagkaloob mo ikaw ay ang busang pagpapuran sa pag-aayang namin na maaari na iyong bigay upang kami gagisayan sa iyong pamamahal. Sa paglilingkod namin ngayong pinagalang at banal na pagliliwang sa pamagitan ng isang Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Salamat na namin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng isang Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagpupos niya sa amin ang kasalanan ng pangayang aming masakit, ay binalikan niya upang kami palayayan at may kapag sa iyong hindi. Siya ang nagkangalap sa amin bilang pinipinihiram para maraming lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kaliliman kami yung tinawag upang makasabit sa iyong liwanan bilang inyong angkang na itungkuling maglahal ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa na nagisigawin ng papuli sa iyo na walang pagpapayos sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo kadakilaan. Ang bago at walang kalipan, ang aking tubo na
sapagkat